Hello, mayong buntag, Ma'am Michelle. Mayong yes, buntag po siya itong mga tigpamilaw. Karong buntag, ha? Good morning po. Ma'am Joanna, napuntay kauban ron, ma'am, sa Picaslinya. Si Tatay Rolly Orvistondo, kay naa siya'y gusto kong ipangutana sa inyo, ha, sa PhilHealth, ma'am. Sige. Tatay Rolly, good morning. Hi, good morning, ma'am. Good morning. Taga-asa ganit ka, tay? Dere sa may Camus, ma'am. Barangay Camus. 9. Okay, sige po. Tay, naa si Ma'am Joanna sa Picaslinya, sa PhilHealth. Naa kay gusto kong ipangutana, sakto? Ano sige tayo mong question, tay? Ang mautana rin ako, ma'am, kaway. 16 na magkukulang, ma'am. Okay. Yeah, makarga pa ba na ako akong mga dependent na bilo itin sa akong PhilHealth? Eh, senior naman ko. Mm, okay. Sige, si Ma'am Joanna, ma'am? Yes, tay, pwede pa kayo na to i-declare as dependent ang ato ang mga beneficiary under below 21 years old. So, ato lang po i-update ang atong information tayo, no, sa diri sa office. Mag-fill out lang jud mo o fill out member registration form and then i-attach ang inyo. Kung nanamo yung senior citizen ID, sir, pwede na kaayo ninyo na kana lang i-attach or kung wala pa, so valid IDs or inyong marriage contract or birth certificate para lang ma-update to senior citizen ng inyong membership status din ni sa muang system and ma-declare po ang inyong dependent. I-attach po ang birth certificate po sa inyong dependent. Hello, ma'am. Mm-hmm. Tayo na doon. Hindi kasado akong living partner, ma'am. Hello. Dili daw sila kasado, Ma'am Joanna, sa iyang partner. Kung dili kasado tay, dili na to siya ma-declare as dependent. Kay, ang ato ang qualification for the dependent, dapat legally married mo tay. So, lahi yun ang PhilHealth sa inyong partner. Sanang, ma'am. Kung apelido naman ako sanan, ma'am. Sa inyong mga anak, tay, tama ko. Oo, pwede inyong mga anak, tay. But ang inyong partner, since hindi mo kasado, lahi ang iyang sila. Ang kato akong partner, ma'am, kaya naman po siya yung PhilHealth, ma'am. So, okay na. Ang ikarga, ma'am. Ang kato, tay? Ang ako ang partner, kaya naman PhilHealth, pwede sa iya na lang ako ipakarga. Pwede na po sa tay, na lang po sa inyo ng duha, inyo na ng desisyon kung kay kinsuli niyo i-declare ang inyong mga anak as dependent. All right. Salamat Tatay Rolly. Salamat sa pagpaminaw po. Thank you. Rolly Orvistondo, mga kasama. Salamat po. Ma'am Joanna, no, sa question ni Tate o sa mga dunay same question nga ng mga naminaw karon. Ma'am, before na to ni hisgutan kung pila na ibayaran karon nga contribution sa PhilHealth na inag-view karon sa live streaming si Jai Florentino nga nangutana kung magbayad ba daw, ma'am, ang usa ka member, magbayad siya PhilHealth. Naa ba daw nay appeal ID, ma'am? Pwede na nila i-request, ma'am, kung magbayad sila sa opisina, pwede nila isabay na lang po ng request ng ilahang PhilHealth ID. Kung iyang pasabot is if naabay bayad ang PhilHealth ID, walay bayad ang ato ang PhilHealth ID o ato ang MDR. Ang ginabayaran lang din nato sa PhilHealth is ato ang premium contribution. Ayan. So, Ma'am Jai or, yes, Ma'am Jai, no? Kung nakaidugang question, ma'am, pwede gihapon ni mo i-comment sa live streaming samtang mangutana ta kay Ma'am Joanna karon kung pila na gani, ma'am, ang kinibang contribution nato, ma'am, sa PhilHealth. Ang ato ang contribution karon, ma'am, sa PhilHealth kay 500 pesos per month or 5% sa ato ang monthly income. So naaputay income floor, Ma'am Michelle, no, which is 10,000 pesos, so ato ang income ceiling which is 100,000 pesos. So, dira na to i-compute ang ato ang monthly basic, ang ato ang contribution by multiplying lang the monthly basic income times 5%. So, mauto inyo ang contribution dali sa PhilHealth. And, para applicable lang ni siya, ma'am, sa ato ang mga employed na members, ma'am, ha. Kaya ka ni siya i-share ni siya equally both by the employee and the employer. Ayan. Sige po. So, mauna to ang bagong rate karon. Karon, ma'am, asa ba pwede magbayad ang atong mga members? Of course, kung employed ka, direct naman na nga kuhaon sa imo. Katong mga kuhaon, ma'am,
o ba na to na direct or indirect members pa sa ba pwede magbayad o contributions? Para sa atong mga voluntary members na Michelle, pwede pa diri magbayad sa Sira's office o sa tuang local health insurance offices o sa tuang pwede po sa tuang accredited collecting agent sa mga bayad centers. Mm-hmm. O karon man na ano po tay fill out member portal, pwede po tayo dito magbayad sa tuang contribution sa member portal via GCash po. Dapat nakarehistro sa mo sa fill out member portal. Mm-hmm. So maski padali ang pagbayad mga kasama, di na kinahanglan lang mamasahe. Mm-hmm. Or Molacao na ano mga online payments karon. Ma'am, what if Ma'am Joanna da kay ma-miss no na contribution katong mga wala nimo nabayaran kay medyo na busy siguro nakalimot ka. Unsaon na ma'am? Ibayaran gapon to siyag kuan? Appeal? Yes ma'am, karon ma'am ang ato ang gina by the approval sa UAC law ma'am, ato ang ginatan-aw na contribution is starting November 2019 to present. So kung naatay mga missed payments during that time or kung na-registro mo beyond that time, so starting yung registration until present yan na may mga missed payments, pwede kayo na ito nabayaran din sa fill-out office lang, ma'am. Kay karon wala pa tayong mga accredited collecting agents na mudawat o miss or retroactive payment. So, diri lang yun sa opisina, pwede bayaran. Mm-hmm. All right. Sige po. Salamat, Ma'am Johanna, sa paghatag og information no para ang ato pong mga members na minaw karon ma-remind sila ng lating bayad na muna ikahapit na ba magkatapusan na Biyernes na ron, Ma'am, sa Hunyo.